eventually make you a better and stronger person. Huwag ka mag-give up. So, hindi ko yung nakakalimutan. Kapag binanggit mo ang pangalang Sara Geronimo, iniisip mo ang tungkol sa isang multi-talentadong artist na napatunayan sa buong mundo kung gaano siya talento at marunong mag-arte pareho sa isang artista at tagapalabas. Ang galing, more than a decade na din ginagawa ni popstar Roy Alty Sara Geronimo ang pag-e-entertain sa madla. At never din naman nakaglet over ang mga tagahanga aka popster sa kanya. Lalo nang mag-premiere ang kanyang first ever online concert, ang Tale the Film Concert na ngayon ay ang biggest selling online concert sa bansa. But what makes Sara G, Sara G? Hindi man natin ito matanong sa kanya ngayon, baka may hint ang stars. Tignan natin ang kanyang zodiac sign. Para sa popstars, buwan ng singer ang July dahil ipinanganak ang singer noong July 25, 1988. Ayon sa kaarawan na to, si Sara G siya ay under sa star sign na Leo. Ayon sa Cafe Astrology, isang reliable website para mabasa ang zodiac signs, ito ang summary ng isang Leo. Naturally confident at passionate ang mga Leo sa talents nila. Hardworking din ang mga to, which eventually lead them to the good things in life. Ganoon pa man, love ng Leos ang well-deserved rest and relaxation, pero kung time na para magtrabaho, present sila doon 100%. Dahil natural silang confident, ramdam ng mga tao sa ilalim ng sign na to na they're here for a greater good, ramdam nila na importante sila and somehow tries to make the environment around them, or the world, a better place. Ganoon pa man, Leos are a humble people. Pasok na pasok sa banga sa personality ni Sara G. Passionate talaga ito sa larangan ng entertainment at kilala for her humble personality. Best part, compatible ito sa zodiac sign na Aries na sign naman ng asawa nito na si Matteo Guidicelli. Ang kanyang success ay bunga man ng pagiging Leo o hindi, Sara G is a self-made star that has made history. Kudos, Sara G. Iba talaga ang working ethic ni popstar Roy Alty Sara Geronimo. Kaya hindi katakataka ang mga naabot na agad nito sa loob ng 18 years niya sa entertainment industry. Bukod sa kanyang pagiging passionate sa craft niya, professional ang popstar, diba? Kaya naman kung siya ang tatanungin, kailanman ay may hindi ito gagawin ever, ang kumanta para lang may kanta. O sa kaso nito, ang magkaroon ng album para lang may album. Siya ay isang perfectong halimbawa ng isang bituin na lalo lamang lumiliwanag at mas maliwanag sa paglipas ng panahon. Si Sara ay hindi kailanman tumira ng sapat. Tinitiyak niya na ibibigay niya ang kanyang makakaya sa bawat pagganap. Hindi ito nakakagulat, lalo na kung iniidolo niya ang isang artista na kasing dakila ni Michael Jackson. Dalawang beses na sinabi ni Sara na ang hari ng pop ang kanyang pangunahing impluwensya sa pagkanta at sayaw. Hindi nakakagulat kung bakit nagawa niyang gawin ang kanyang mga paggalaw ng walang kahirap-hirap. Nasabi ito ni popstar Roy Alty sa kanyang exclusive media conference noon para sa biggest selling digital concert, ang Tale the Film Concert. Maaring hindi niya ito aminin, alam ang kanyang napakumbabang pagkatao, ngunit siya ay tunay na isa sa pinakadakilang artista ng kanyang henerasyon. Hindi niya kailanman nabigo na mapabilib ang kanyang mga tagahanga sa kanyang talento at gawing mas mahal namin siya sa kanyang pagkatao. Si Sara ay laging tapat at bula sa mga panayam. Kung ano ang nakikita mo ay nakukuha mo. Pinagsasalita niya ang kanyang isipan at higit sa lahat, hindi niya nabigo ang pasasalamatan at mahalin muli ang kanyang mga tagahanga. Alam na kung wala ang mga sumusuporta sa kanya, hindi niya ito gagawin ng ganito kalaki. I want to be able to record original songs na talagang galing sa puso ko. Hindi yung makakanta ka lang ng awitin because ang ganda ng beat o ano, songs na may magandang mensahe, paliwanag ng singer. Na-share pa nga nito ang goal niya ngayon. Ang goal talaga makapag-record pa ng original songs, tuloy-tuloy na original songs.
Ayoko pong tumigil hanggat meron pa akong bosses, hanggat meron pa akong manager na naniniwala sa akin, determined na sagot nito. At kung ang pop stars naman ang tatanungin, panghahawakan nila ang clip na to sa comeback ni Sara Geronimo. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng isang malakas na pananampalataya upang humawak dahil kung hindi mo gagawin, malampasan ka ng kalungkutan. At hindi tayo mabubuhay sa takot, she added. Ang takot, inamin din niya, ay isang bagay na naramdaman nila ng una sa paglalagay ng palabas, higit sa isang taon sa pandemya, at ang industriya ng live na pagganap sa Pilipinas ay nakikipagkunyagi pa rin. Ang mga pangyayari sa personal na tao ay halos palaging wala sa tanong kahit na ang mga artista at mga taga-tostos ay nagdudugo ng mga pondo. Gayunpaman, nagpa siya si Sara at ang koponan na magpatuloy, na nagre-resulta sa isang katatapos na digital na konserto na walang alinlangan na magiging isa sa pinakamalaking mga kaganapan sa Aliwan ngayong 2021. Nalaman din natin na isa din siya sa maaaring epresente sa bansang Australia kung saan alam naman natin ngayon na si Geronimo na kilala rin bilang Sara G ay isang malaking pangalan, at may posibilidad na makita si Sara na pumunta sa Eurovision. Ito ay tulad ng inaasahan na si Kylie Minogue o Delta Goodrem ay pumunta sa Eurovision at kumatawan sa Australia, ngunit ang pakinabang ng pagkakaroon ng isang artista tulad ni Sara sa Eurovision ay napakalaki para sa tatak ng Eurovision na lumalawak sa loob ng Pilipinas at Asia. Mayroon siyang karanasan, ang mga katangian ng boses at superstar na magkaroon ng napakalaking epekto kung pupunta siya sa Eurovision. Gayunpaman, nagpa siya si Sara at ang koponan na magpatuloy na nagre-resulta sa isang digital na konserto na walang alinlangan na magiging isa sa pinakamalaking mga kaganapan sa Aliwan noong 2021. Siguro yun na nga, baker or grabe po kasi yung love ko for animals. So baka veterinarian, ayan. There are times na parang ayaw mo na talaga, parang hindi na, suko na ako. Parang I always fail. Lagi ako nadi-disappoint, walang nangyayari sa ginagawa kong efforts, ganyan-ganyan. Tuloy lang, di ba? Parang wag na wag kang susuko, be patient, basta hold on. Tuloy-tuloy lang sa goals mo sa buhay, it will eventually make you a better and stronger person. Huwag ka mag-give up. Yun. So, hindi ko yun makakalimutan.